Sayang oh, kung nasa Manila ito, mahal na. Good morning mga ka-agri. Dito tayo ngayon sa bayan ng Pidbiguli, sa Tanggawan, sa Ilocos Norte. Binisita natin yung nagtatanim ng mga kalabasa dito para ikwento sa atin kung paano nila itinatanim at pinapabuto kasi nila yung ano rito eh, yung mga kalabasa para sa isang seed company. So samahan niyo ako para ikwento nila sa atin kung paano nila ginagawa at paano rin magtanim. Ang kalabasa ay kadalasang itinatanim sa bakuran ng bahay at komersyal na lugar dahil sa prutas, talbos, bulaklak at buto nito. Para sa mas masaganang ani, magtanim sa mga buwan ng Oktubre hanggang Disyembre sa mabababang lugar at Mayo hanggang Hulyo naman sa marataas na lugar. Maglagay lang ng 2 hanggang 3 buto sa bawat butas, alisin ang tanim na hindi magandang pagkatubo at mag-iwan lamang ng 2 tanim sa bawat butas kapag tumubo na ang unang dahon nito. Patubigan ang tanim minsan sa 1 linggo o diligin ng 1 litrong tubig sa bawat tanim tuwing makalipas ang 1 araw. Magpatubig din pagkatapos magpataba. Tanggalin ang mga damo sa 7 hanggang 14 na araw pagkatapos tumubo ang tanim at kung kinakailangan. Anihin ang bunga bago pa ito tuluyang mahinog o kung ang tangkay ay nagsimula ng matuyo. Ilitaw ba ano? Ilang buwan ng kalabasa? Ganyan, bago ma-harvest? 3 months. 3 months. Tapos, ibibilad na yan. Lilinisan pa. Lilinisan muna. Oo, i-ano sa chlorine. Ah, chlorine pa. Chlorine, ibabad muna sa chlorine. Ilang araw? 10 minutes lang. Para ano, lumabas yung malinisan yung mabuti. Oo. Paano itong mga anong-anong? Itong mga, anong gagawin nyo rito? Pakain sa baka. Sa baka na lang. Pato. Sayang. Pato. I-ano na lang, gagayatin na lang yung ano, yung hiwa-hiwain. Oo. Lutuin kung may pagluto. Pero marami sanang pwedeng gamit dito, ano? Pwedeng i-gawing noodles, pwedeng gawing... Pwedeng cake, sana. Sa bagay, hindi naman sayang kasi... Sana ito, bibilin ng ano, ng DA. Yan para sana... i-ano sana, iayuda sa mga barangay. Yan sana suggestion, ano? Oo. Para... Sayang nga eh. Para maipagamit, ano? Buto lang natanggal. Maganda rin ba ang kita pag ganyan na pabuto lang? Kesa ibibenta mo yung kesa magtatanim ka. Mas lang dito ng income kasi wala kang nagagastos na balag. Hindi kagaya ng sitaw na may balag, mag-ano ka na doon, gastos. Ito wala eh. Walang gastos. Fertilizer lang at saka pesticidyo. Kunting tubig lang. Per kilo rin ang bilis sa inyo nito, di ba? Oo. Yan lang ang mahirap kung hindi mo makuha yung position at saka germination niya, maging 800. 800 per kilo? Oo. Bagano ba dapat? 1,000. Kung sasabihin yung technician, hybrid, yan, 1,000. So, parang kumbaga, ikaklasify niya? Oo, kung hindi mo masunod yung ano niya. Yung hinahanap niya? Oo. 800, pero ano pa rin yun? Sa 800, tawag dito. Ito paano? Maganda pa rin kita nun. Oo, mas magaan. Mas magaan sa trabaho kaysa sitaw. Wala kang isturbong nagpapata ko ng balag. Hindi gagagastos masyado. Yung sitaw mo eh, may yung balag niya. May git ano yan, 30,000. Yung may balag? Oo. Ito wala eh. Yung 30,000 yun, gano'ng kalaki yung area na yun? 1/4 hectare. 1/4 hectare.
30,000 balag pa lang. Oo. Tapos yung labor pa, magkano pa yung labor no? Pag hindi, wala pang ano yan, hindi pa naisali yung labor. Yung araw-araw mo maglagay yung string niya, akyatan niya. Oh, araw-araw pa yon, di ba pa yon? Oo. Diba, mas maganda talaga to. Nag-3 weeks. Pero sa si Sitaw, pero di ba si Sitaw, ano rin siya? Yung contract din kayo? Oo. Pero magkano naman kuha nila kay Sitaw? 240. Per kilo? O, kung makuha mo rin yung germination niya, 240. Ah. 20 pesos plus 20 pesos yung incentive niya. E di mas malaki yung kita nito? Oo. Mas malaki ang bigay pala nila dito. Mas ano ito eh. Mas pero mas marami naman buto si Sitaw, di ba? Parang ganun ba? Parehas din. Pag pagandahin mo ng ano, pabungahin mo na pabungahin. Bagay. Kailan nagsimula yung programa ng ano? Di ba, ano bang company to? 2017. Ano bang company to? Kay Mayor lang, ano, kay Mayor. Ano bang company to? Condor. Condor itong, ano, itong... Ah, hindi, Allied yata. Yung ano, yung ito, ito. Squash. Itong squash. Yung sitaw nyo? Condor. Condor. Akala ko meron si East West dito, wala. Yan, yung kabila. East West yung mga iba. Ito naghalo ng Condor at saka Allied. Kaso programa pala ni Mayor din to? Hindi talaga yung company. Ah, okay. Pero ang inuna nilang nagtanim noong 2017 kay Mayor. Si Mayor kumbaga naging ano nila? Sunflower, oo. Ang pilot, ano nila, pilot project oo. Tawag doon. Yung ano, sinubukan pero, nila muna. Yung principal na, kuhan. Tapos maganda. Okay naman, kaya inan nila rito. Oo. Lahat, apat na bayan ito eh. Karasi, Tulsuna, Tidib. Bintar ang kwan ng petition ngayon. Hawak niya. So halo-halo pa lang company nandito. Bali ano itong ano niya, patanim niya eh 68 hectares yata. Malaki pala. Yun yung apat na bayan. Yung isa lang siya na nag-ano, umiikot. Na technician. Oo, yung kinausap niyo na noong dito. Yan. May dalawang babae na kwan kasama namin kahapon na nag-ano dito. Yung parang ano niya, helper. Sir. Kina-classify. Helper na technician, oo. Hindi, nag-ganito. Ah, tumutulong din magtanggal. Dahil sa dami. Oo. At saka nag-ano, yung sinasabi yung kwan, yung pag-proseso na paglinis. Tinuturo? Oo. Punta kami doon sa Sapa. Hapon. Para? Doon, paglinis. Ugasan mo muna. Ugasan. Ba't kailangan pumunta? Lalayo pa kayo? Kasi yung kwan, yung tubig, umagos. Meron yung net. Naglagyan namin na net. Ah, ilalagay sa net para doon ilulublob. Oo. Para umaandar yung tubig. Oo, tapos but hindi ba pero hindi pwede yung dito lang sa bahay hindi na. Hindi pwede. Ah, so pupunta pa kayo doon talaga. Kailangan yung pumunta doon. Kasi mas madaling maglinis. Ano mauuna? Magko-chlorine ka muna rito kamo. Linisan muna. Tanggalin yung yellow. Tanggalin yung yellow ito. Oh. Yung yellow. Oo. Tapos ibabad dito sa tanggala yung chlorine. Chlorine. Pero 10 minutes lang. 10 minutes. Do pagkatapos nun, pagtanggal, ilalagay muna sa ano, sa net. Sa net. Tapos iugasan ulit. Oo. Pero hindi naman ganun ka. Yan lang, sandali lang. Oo, hindi naman ganun. Pagka, mas mahirap pa itong magtanggal, kaysa yung paglinis. Simple lang. Kung sinabi yung technician noon, hindi ano na sana ito, natanggal na. Sabi niya, 1 week. Harvest, 1 week makalampas bago ano tanggal ng buto. Eh medyo ano na ito. Palilipasin mo muna ng isang linggo. Oo. Bago mo siya so, mag ano ko ng buto. Ano ito eh, ano na, mag-isang buwan na eh. Okay lang din yun. Maraming sobrang hinog. Okay lang din yun kahit ano, sumobra. Okay lang yun kahit na sumobra. Hindi na, hindi pwede ito. Ay, hindi na pwede yan. Hindi na pwede sa kumpanya. Pero pag itanim, pwede pa. Oo. Ako mo may quality kasi hinahanap sila. Oo. Kaya hindi pwede. Pero ito, ano na? Sobrang hinog na. Kikita naman sa ano eh. Oo. Oh, so ito yung ano? Ito ang talagang kwan. Okay. 100% ito na kwan eh. Pero pag nagtag-ulan na, wala na muna. Pwede, pwede kang magtanim pero may balag. Walang ano ito, walang seasoning itong kalabasa.
Hindi ka ako. Saka okra. Hindi ka ako pag dagdag ulan, 'di ba? Masyadong basa na yung ano. Basa okay, ano, basta may balag lang kan. Yung mag-stay yung tubig. Mamimili ka na lang ng location. Mamimili ka ng location na yung tuloy-tuloy ng pag-agos ng tubig. Para hindi ba mamatay yung tanim. Ah, maganda rin pala talaga ano. At least so, nagkakapag nagtatanim ka ng ano, ng maraming ibang... nga hindi nag ano eh, palay na eh. Dahil sa itong kalabasa. Kalabasa, sitaw, okra. Yun na lang yung tatlong yun. Oo. Pang ano kasi yung sitaw, pag yung hindi makaistid yung tubig, pwede. Kahit ganyan. Pataas ka mo. Na taliman. Oo. Pang ano, pang market, yung sitaw. Saka itong kalabasa. Eh, mahal pag panahon ng rainy season eh. Upo, kalabasa. Off season din kasi ka mo. Okra, pwede mo naman taniman sa pilapil. Gilid lang. Oo, sa pilapil. Pwede yung ita ng okra. Eh, plano nyo, pagsasabay-sabay nyo itong tagulan. Kaya, ang mahal yung kon eh. Ang mahal ng abono ngayon. 3,000 ng urea. Dito sa Ilocos ka mo. Eh, magamit mo ng sampo. Itong si company, anong mga pinaprovide sa inyo? Anong binibigay sa inyo? Ito, ano? Binibigay lahat. Pinapalon. Alon, oh, ibabawas. Fertilizer, herbicide, pesticidyo. Buto. Kung anong requisin mo, buto. Kung anong requisin mo, ibibigay. Ibabawas na lang. Cash portion, pwede. Ibabawas, may cash din, pwede. Oh, pwede. Pero ibabawas na lang lahat yan, bandang huli. Oh, pag bandang ano na. Pag-harvest na. Baka ano ka ng buto. Nagbenta na. Benta na. Kailangan pala talaga, pagandahin mo rin yung... Oh, dalawang ano. Buto lang, dalawang ano lang, oh. Dalawang ano lang. Yan ang karami. Oo, medyo kilo na eh. Ano, pero gagaang pa konti yan pag natuyo eh. Oo. Dalawang ano lang, di mag 300 na, di okay. 300? Ano 300? 300 pesos na yan eh. Diba isang kilo, 800 o 1,000 at 1,000? Ah. Yan, pwede lang ano yan eh, 300. 300. Pero sa manong sa tingin mo, tuloy-tuloy na itong gagawin nyo pagkatanim? Oo, kung maano ko yung income na mas malaki kaysa palay, dito na tuloy-tuloy. Pero siyempre, magkapalay pa rin naman kayo kahit paano dahil hindi naman pwedeng depende wala. Sa kwan, depende sa panahon. Kung tag-ulan, ayan, palay. Pero kung hindi umuulan, pwedeng tuloy-tuloy itong kalabasa, sitaw. Mm-hmm. Ganon. Eh, tsaka ka mo naman, may off-season naman, mas mataas pag off-season ka mo, di pwede pa rin kayo mag-ano. Kunti lang ano ito, kunti lang maano ng tubig. Ang makonsumo? Makonsumo, oo. Mas ano ito, kasi magkakalayo eh. Magkakalayo ng pagtanim. Sa ano, sa isang, gano'n ba kalaki yung tinataniman mo ngayon? Yan. Estimate mo? Mga ano lang yan. 1.5 siguro, square meter. 1,500 square meter? Oo. So, yung 1,500 square meter na yan, magkanong gastos niyan kung sakaling ano, estimate din? Hanggang sa makaharvest ka? Eh wala, ano pa, ano mo na lang yung isang saku na buno. Yun lang magagamit mo? Yun lang magagamit mo. Bukod doon? Sa pesticidyo. Sa pesticide, isang bote lang? Isang ano bote na... Medya liter. Wala na iba. Wala ka ng ano. Eh, labor mo naman. Hindi ka naman nagkapalabor. Ikaw na mismo eh. Hindi na. Mismo ako ng magsasariling hindi mo, sariling hindi sikap. Oo. Hindi ka na nag-uupa. Oo. Eh, maliit din talaga kung ano. Sagdagan mo ng pulyar. Kung mayroong pulyar. Tulong din yun eh. Oo. Salamat po mga ka-agri. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon tungkol sa pagpapabuto ng kalabasa at kung paano ito itinatanim. Sana mayroon kayong natutunan kahit na paano. Kung hindi pa kayo subscriber, paki-subscribe na lang, like and share para sa ating mga latest videos. Maraming salamat!